Hello guys, welcome to my YouTube channel. So kung hindi pa kayo subscribe, baka naman. At kung nagugustuhan nyo na yung ating channel, baka naman mag-subscribe sa kayo sa ating channel. Ngayon alam na natin buong istorya ni Kai Soto. Ngayon talagang hinihintay na lang natin yung NBA draft. So may makikita kayo mga iba't ibang vlog. Lahat yan puro mga interesting panoorin natin. Supportahan natin ang mga vlogger na nagsisik din ng views, subscribers. Supportahan nyo na lang guys. At plus, yan naman ay makakatulong mag-boost. Hindi po kami anti Kai Soto. Tayo po ay pro Kai Soto. At gusto natin, it's a privilege po na isang monetized channel na mag-tell story at mag-report sa inyo about Kai Soto. Ngayon, ano na ba ang sitwasyon ni Kai Soto? Ayun, nasa US pa rin. Nakikibaka at naghahanap ng talagang pinakamataas na rank at contract sa NBA. That's number one for sure. Na intensyon ni Joel Bell. Hanapin ang malaking amount na pera na possible na makuha niya. Ngayon, kung ano man ang magiging sitwasyon, pagpray natin ang ating kababayan na si Kai Soto na mas marami pang magkaroon ng interest. Kasi pag dumami pa at tumami pa ng marami interest, hindi tayo magugulat na makuha siya sa first round pick. Kasi ang mga lottery pick sa top 14, pwedeng gamitin yan anytime. Ngayon, sa mga nakikita nyo sa iba't ibang NBA mock draft list, lalo na sa US, wala yung ating kababayan na si Kai Soto. Pero sa iba naman, meron. Nasa rank 55, nasa rank 49, nasa rank 32, rank 35. Iba naman, nasa mataas na rank at top 16 na center sa lahat na nag-apply. Pero ito lang ang maliwanag dyan, guys. Kung madadrop, yes. Kung mag-withdraw, it's already passed through June 13 ang withdrawal ng mga applicant. Hindi. So kung ma-NBA, yes. Kung anong round, sabi nila, possible second rounder. Pero pwede tayong ma-shock na siya ay mapunta sa first round. Pwedeng late first round. Kasi ang Houston Rocket ay may top 3 at may top 17. Ngayon, pag hindi na makatiis ang Houston Rocket na i-pick si Kai Soto, pwede siya mapunta sa round 15. First round top 17. Yun yan. Ngayon, makikita nyo iba't ibang mga vlog, napunta daw sa Lakers. Ako, makita nyo lang sa akin. Puro clickbait at fake news. Pero marami dyan nagkatotoo na. Yung nag-declare, nagkatotoo na. Yung amount ng money na makukuha niya, walang makakapagsabi. Sabihin nyo sa inyo diretso, walang makakapagsabi kung magkano. Pero, ang masasabi ko lang, millions of dollars ang possible na makuha ni Kai Soto. Ako excited na ako. Baka mag-live streaming or streamyard ako sa YouTube para ilathala yung mga madadrop sa first round at second round from top 1 to 58. I'm pretty sure nakatalaga na ang NBA team na kukuha kay Kai Soto. Kung anong team? Marami. Kung ano yung pinaka-lucky and blessed na team na makakakuha kay Kai Soto, malalaman natin talaga lahat sa June 23. Abangan. Spurs, Knicks, Atlanta, Boston, Jazz, Orlando Magic, Knicks, Cleveland, Chicago, at marami pang iba. Actually, nabuno pa lang ni Kai Soto ay 5 at may pang-6 na na nakakasa sa private workout. Yan, hindi po yan fact at hindi po yan telestory lang. Talaga pong nakasubaybay tayo sa nagaganap na career ni Kai Soto from since siya ay 13 years old up to now. At ako, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribes. Tayo po ay na-bless. At na-bless din naman kayo ng informasyon. Kung sa tingin nyo ay hindi tama yung ating report,
at hindi tama yung ating content, mag-comment down below na kayo. At i-embrace naman natin yan. At tayo naman ay malugod nating binabasa yan. Kaya lang, pag medyo foul or bastos yung comment, kahit yan ay Bisaya, nakakaintindi po tayo. Lahat naman yan, nag-google. Hindi na lang po natin pinapansin. Pero okay lang yan. Just be you lang po sa social media. Kasi tayo naman, sanay tayo sa ganyan. At ako, nagpapasalamat ako sa mga bashers at sa mga nag-comment. Minsan nga, kino-content ko pa yan. Ini-screen recording ko lahat yan. Kasi isa sa mga nagpapa viral din sa ating content ang mga bashers. Pero pasensya na, talagang garoon. Nagpapakilala lang tayo sa social media. Pero about kay Soto again, madadrop si kay Soto at 110%. Meron na siyang NBA team na nakatalaga sa kanya. So, hindi pa binobroadcast ni Agent Joel Ben, isa sa magaling na agent sa Amerika. At nasa tamang kamay ang ating kababayan na si Kay Soto. So patnubayan natin, supportahan natin guys ang mga nagbablog kay Kay Soto. At supportahan natin pati yung mga ismoteng YouTuber. Ayun, nandiyan si Millionaire Tips. Salamat ha, patuloy kang nandiyan. Nandiyan si Rock Bikers Channel. Ayan, na YouTuber din yung asawa niya, si Ate Gina sa UAE. Supportahan natin ang mga ismoteng YouTuber. Plus, yung mga napaparoon natin, nandiyan si Tattoo Sports, si Kapayat, sana pinapanood din din ako. BMTV Pilipinas, Time Out, Court Buckets, si Kapuntos. Ang ganda rin panoorin si Kapuntos. Supportahan nyo guys ang mga small time YouTuber na nagbablog about kay Soto. At sa lahat ng mga vlogger guys, congratulations sa ating lahat na patuloy na nag-inform at nag-ahatid ng balita tungkol kay Soto. At sa mga nag-subscribe, salamat, salamat sa inyo. At patuloy niyo suportahan ng ating channel. Ngayon, kung makita niyo man yung ads, please naman, huwag namang escape. Baka naman pwedeng konting pasensya lang sa mga ads. Ngayon, kung meron kayong mga nakita dyan na pwedeng i-upload niyo, upload niyo. Kasi meron tayong mga nakukuha dyan. Kasi monetized channel tayo. At last, kahindik-hindik at kagilagilas na report ang ating iahatid sa inyo. Dahil nakatutok tayo 24 oras sa kaganapan ng karyer ni Kay Soto. At may connection din tayo sa US guys. Kasi tayo ay nasa American Samoa, isang teritory ng US. Marami tayong mga kaibigan sa US at nagbabalita rin tungkol kay Kay Soto. Talagang literal na anong kalagayan ni Kay Soto. Yung injury niya, guys, okay na. Pero sabi nila, hindi pa raw 100%. Pero nag-ano na siya, tumatakbo-takbo na siya. So, ipagdasal natin si Kay Soto na hindi ma-injury, siyempre, number one. At madrop sa June 23. At makakuha ng magandang team at kontrata. Ako, nawa ang panalangin ko, makakuha siya ng 4 years guaranteed contract. Kung magkano man, bahala na ang agent na si Joel Bell, ang trainer niya na si Jeremiah Boswell, pagpanalangin natin na patuloy na maging maganda ang resulta ng ating kababayan na si Kay Soto. At pasalamat natin din natin ang EWP na si Pat Scott. Tayo, hindi tayo close sa kanila pero kilala natin sila. Sila yung nangangalaga talaga sa ating kababayan na si Kay Soto. Plus, ang kanyang pamilya, number one, si Edwin Soto at si Maggie Soto at ang kanyang mga kapatid, pamilya Soto Clan. Congratulations. Big love shoutout din sa lahat ng nanonood sa Las Piñas. Salamat. Kasi meron din tayo mga televiewers sa Las Piñas. Maraming salamat sa inyo. Plus, mga media, ABS-CBN, GMA7, PTV4, at lahat ng social media site na nagtatangkilik sa ating kababayan na si Kay Soto. Talagang maingi na maingi siya at trending sa social media. Plus, sa mga vlogger na talagang pro Kay Soto. Aminin natin, talagang kumikita kami sa YouTube. Totoo yun. Karoon yun, kikita tayo ng $1,164.31. So, hindi po yan fact. Totoo po yan. At maraming salamat si Kay Soto. Dahil sa mga nanonood, salamat sa inyo. Salamat din sa mga bashers. At sundan pa natin ang susunod na
kabanata. Parang awa niya na guys, baka naman, subscribe na kayo. At huwag niyo nang kagalitan ng ating content. At lahat naman ay nakakatotoo na. Ngayon, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Ilang araw na lang kasi ano na eh. June 14 na sa Pilipinas. Dito June 13 pa lang sa American Samoa. So, ilang araw na lang. 9 or 8 more days before June 23. June 24 sa Pilipinas, ite-telecast yan. At live na live makikita natin sino talaga ang kukuha ng NBA team. Magkano kaya ang makukuha niya sa NBA team? At ano kaya talaga ang tunay na mangyayari? Na-drop ba talaga siya o hindi? So lahat ng kasagutan na yan ay masasagot sa June 23. Abangan. Again, please like, share, subscribe to my channel. At pagpalain po tayo ng puong may kapal. And God bless everyone. Sundan ang susunod na kabanata. At aabangan pa natin ang mga gagawin natin. Nakapanapanabig at istoryahan. At tunay na kagalagayan at kapanapanabig na istorya tungkol kay Soto.